Nika, sabay ng dalaga. Malakas na tumawa si Nika. You seldom call me that, only pag may natutumbok ako. Don't deny. Akala ninyo hindi ko napupuna ang mga lihim niyong sulyapan sa isa't isa? Tukso niya. Nag-blush si Joanne. Please, Nika, walang sinasabi si Rick. Ayokong umasa. Noon pa sa atin, alam kong may gusto na siya sa'yo. Tito Joanne, he probably waited for the right time. Tapos pumasok sa buhay mo si Arnel. Now that you're free, give him the chance. Bagaman nasiyahan, umiwas ang dalaga. Huwag mong ibuboomerang sa akin ang usapan natin. Isipin natin kung paano kayo magsasabi sa Tito Arthur at Tita Rina. Natitiyak kong mabibigla sila. Muling naging seryoso ang mukha ng dalaga. Tama si Raver nang sabihin niyang magdedesisyon siya bago pa mahalata ang tiyan niya. Pero posible ba na magpakasal ang dalawang taong walang pag-ibig sa isa't isa at magsama ng maligaya? Huminga siya ng malalim. Iniisip ang biro ni Joanne. Saglit lamang iyon at siya din ang nag-aalis sa isipan. Imposibleng ma-inlove si River sa kanya ng ganun kadali at siya dito. Sa kabila ng katawan na paminsan-minsan sinisikap ni Nika na makapag-shooting, sa duration ng gawain hindi niya nakita kahit minsan si River. Nakadama siya ng takot. Paano kung nagbago na nito ang isip at di na siya gustong pakasalan? Paano na nga siya kung gayon? Hindi baling ang sarili niya. Paano mga magulang niya? Natapos ang huling eksena ng laging taglay ni Nika sa isip yon. Nasa labas si Rick at nagbibigay instruction sa mga crew. Inaayos niya ang sarili sa loob ng guest room. Yon ang huling punta niya sa bahay na ito at hindi nagpakita si River. Mabigat ang mga hakbang dinampot niya ang clutch bag upang lumabas na. Did you miss me? Si River na nakaharang sa may pinto. Parang may paro-paro sa loob ng sikmura ni Nika. Napatingala siya sa binata. Nakangiti ito sa kanya at kulang lang tumakbo siya sa mga bisig nito. At kung hindi niya ipinakong sarili sa pagkakatayo, baka ganun nga ang gawin niya. Lumapit sa kanya si River. Hinapit siya sa bewang. Naparunok na napatitig lang sa binata si Nika. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Para siyang nahipnotismo sa mga titig nito. Well, there is no need for dialogue anyway. At sa isang kasapmata na sa mga labi niya na ang mga labi ng binata. Si Nika piiwas ni Nika ang mukha niya. Nilagay ang mga kamay sa dibdib ng binata. No, I don't want this. Bulong niya. But Lord, she wanted it. Talaga? Tuksong tanong bago siya muling siniil ng halik. Sa pagkakataon yon din umiwas si Nika. Sa isang iglapang takot niya, kalituhan, inanod ng lumaragas ang baha na nag-aalab ng damdamin. Mula sa dibdib ni River, tinaas niya ang mga kamay niya sa batok nito. Ano ang ibig sabihin nito? Si Rick na hindi man lang namalayan ng dalawa. Halos pigilin ni Nika si River nang huminto ito sa paghalik. Tinakpan ang likod ng binatang dalaga upang bigyan ng panahong ayusin ang sarili. Hinarap si Rick. Not my niece, River. Galit ang nasa mga mata ni Rick bagamat kontrolado nito ang tinig. Nika would not be able to resist the likes of you. Tumikim ang binata. I am sorry, Rick. Kung inabot mo kami sa ganong eksena, pero magkasabi na talaga si Nika sa'yo, hindi ba, honey? At nilingon ang dalagang hiyang-hiyang nakasandal sa pinto sa may likod niya. No, Raver. Hindi ako papayag na mapabilang ang pamangkin ko sa mga koleksyon mo ng mga babae, even if it means breaking our friendship. Matigas na tugon ni Rick. Tumaas sa mga kilay ng binata. I am no longer a friend, Rick. I will soon become a member of your family. Sinilyapan ni Rick ang pamangkin na inakbayan paharap sa tiyuhin. Subalit hindi makapagsalita si Nika at nanatiling nakayoko. How could she make a fool of herself? Bakit siya nagpatangay sa damdamin niya sa pagnanasa? Anong ibig niyang sabihan, Nika? Ulit ni Rick na tumaas ang boses. I hope, Rick, natutulungan mo kami magsabi sa mga magulang ni Nika na balak namin magpakasal sa lalong madaling panahon. Walang anumang pahayag ni River na lalong kinabigla ni Rick. Inawakan ni River ang baba ng dalaga. Bumulong. You see how my things easy for you? I'll see you tonight, darling. Mag-usap kayo magtiyo. At tumalikod na ako. Sinunda ng tingin ni Rick si River pagkatapos binalingan si Nika na maling sumandal sa pinto. Nakapikit. Anong ibig sabihin ni River sa sinabi nitong, I made things easy for you? Alam ba nitong dumarating si Rick kaya siya biglang hinalikan? Na after all ng mga halik nito ay all for a show. At siya na may parang sira na lubusang nagpatangay sa damdamin niya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Tulad ng sinabi ni River na pabilis ang desisyon ni Nika dahil sa nangyari, isang malaking kabiglaanan para sa mga magulang ni Nika ang ginawang pamamanhikan ni River sa kanila.
Ngayon pa man pumagamang itong maidaos ang kasal sa araw na binigay ng binata. Isang linggo bagong araw ng kasal, panauhin ni Nika si Mike. Hindi mo sinasagot ang telepono pag sinasabi sa iyong ako ang tumatawag, Rika? Bakas ang pagdaramdam sa tinig ng binata. Wala akong alam na maaari pa natin pag-usapan. Mike, isa pa gusto kong sabihin sa iyong sa darating na Sabado, ikakasal na ako. Balita ng dalaga. Ilang saglit mo nang lumipas bago tuloy ang naunawaan ni Mike ang sinabi ng kaharap. Nagbibiro ka ba, Nika? I am getting married, Mike. At maunawaan mo siguro na hindi na magandang tingnan ang makitang nagpupunta ka dito sa bahay. Hindi totoo ang sinasabi mo, Nika. Mahal mo ako, di ba? Bakit ka pakakasal sa iba? At kanino? At 2 buwan pa lamang mahigit, wala namang galing tayo sa resort. Sunod-sunod na tanong ng binata. Maraming mga bagay na nangyayari sa loob lamang ng magdamag, Mike. Ganon pa kung 2 buwan. Bumuntong hininga sa Nika. Inawakan ng binata ang 2 palad niya. Nika, kung ginagawa mo to upang pasakitan ako, please don't. I love you, Nika. Marry me. Now, tomorrow, o kahit kailan magusto. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Samo nito. Nakadama ng habag sa dating kasintahan ng dalaga. Hindi makaapuhap ng sasabihin. Hindi niya namalayan bumukas ang pinto at sa ganong tagpo sila inabutan ni Raver. Very touching. Bunga nito, but very inappropriate for someone who is about to be married. Sa kabiglaan, ang biglang binawi ni Nika ang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Mike. Lalo pa siyang naumed sa harap ng 2 lalaki. Bakit hindi mo ako pinakilala sa kanya, Nika? Ani Raver na dahan-dahan lumapit. Si Mike. Mike si Raver. Raver, siya ang mapapangasawa ko? Yumuko ang dalaga pagkasabi noon. Hindi niya kayang tingnan ang pait at pagkabigla na gumuhit sa mukha ng dating kasintahan. Inabot ni Raver ang kamay niya, subalit na natiling nakatitig sa kanya si Mike. Nagkibit ng balikat ang binata at muli, ibinaba ang kamay. You really owe me an explanation, Nika. Let's settle this some other time. At muli, tinapunan ng sulyap si Raver bago mabilis na lumabas. There is nothing to settle, Nika. In 2 weeks' time, you will be mine. At hindi ko nais na makipagkita kang muli sa ex-boyfriend mo. Ani Raver na autorisadong tinig. Nahalinhan ng galit ang gilit na nadaanan niya dahil kanin-kanina lang hindi ako nagmamayari kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. I could still change my mind. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng binata. Change your mind, Nika? Dahil ba sa sinabi ng ex-boyfriend mong pakakasalan ka niya? Sinabi mo ba sa kanyang taglay mo sa sinapupunan ang anak ko? Patuyang wika nito. I hate you, Mr. Valencia. Hinawakan siya nito sa baba. At mabilis siniil ng halik ang mga labi niya. Bago pa niya nagawang magpumiglas ay iglab din siya nitong binitawan. Hate me if you want. Soon, very soon, you will bear my name and my son. Hindi mo ako pag-aari. The night you gave yourself to me, you were already mine, Nika. Yun lang at inalikuran siya nito. Tinungo ang pinto. Naiwang nagpupuyos ang loob niya. Pinagsusuntok ang throw pillow. Arrogante. Mayabang. Walang hiya. Hindi na muling nakuhang kausapin pa ni Mike si Nika. Sa tuwing nagkakaroon to sa gabi, ay naroon ang kotse ni River. Sa umaga naman ay napakaabala ng dalaga sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Kahit sa telepono, iniiwasan din itong makausap ang dalaga. Isang simple ngunit marangyang kasal ang ginanap sa hardin ng mansyon. May piling-piling bisita lamang ang naroon. Napakaganda ng bride sa kanyang Victorian wedding gown at kikisig naman ang groom sa dark suit nito. Pagkatapos ng ritual na palitan ng vows at singsing, humarap sa tao si Nika bilang Mrs. Danica Valencia. Nakapaligid sa mga bagong kasal ang mga bumati na hindi na halos matandaan ni Nika kung sino-sino. Nang pumainan lang ang Chang Bridal Waltz ay hinila ni Raver ang asawa sa gitna ng bulwagan. I'm afraid it was senior prom when I was last dancing the waltz. Kinakabahang bulong niya sa kasawa. Alam niyang sa kanila lahat na katoon ang pansin. Isang ngiti ang sinagot ni River sa kanya at buong husay siyang dinala nito na nakalimutan niya ang kaba. You are very beautiful, my Greek goddess. Thank you, ikaw rin. Natutunaw siya sa mga titig ng asawa. I'm afraid somebody will pinch me and I will wake up. Bulong ulit ni River. You're acting your part so well. Isang mahinang tawang sinagot ng asawa. Hindi ako mahusay na artista, my dearest Aphrodite.
I always say what I feel, but sometimes I have to suppress to protect my pride. Gustong itanong ni Nika kung anong ibig sabihin ng asawa, subalit hanggang sa matapos ang tugtog ay palakpakan ng lahat at walang tinig na lumalabas sa mga labi niya. Sinilubong sila ni Rick at Joanne na siyang best man at maid of honor. I am so happy for you, Nika. Inalikan sa pisngi ang kaibigan. Hinahangad ko ang kalagiyahan ninyong dalawa. Kinamayan naman ni Rick si River. Lamang hanggang ngayon, duda pa rin ako na may mga bagay na hindi ko nalalaman. Masyado kang mapaghinala, friend. Dapat lang siguro mag-asawa ka na rin na hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Sabay sulyap kay Joanne na sandaling na ilang. Lumapit sa kanila ang mga magulang ni Nika. San ba ang tuloy ninyong mag-asawa pagkatapos ng reception? Tanong ni Arthur. Sinulyapan muna ni River ang asawa bago sumagot. Iminungkahi ko kay Nika na maaari kaming lumabas ng bansa pero ayaw niya. So we're driving down to my old place in Laguna? Nagulat si Nika pero hindi nagpahalata. Totoong nagsuggest si River na mag-out of the country sila pero hindi nito sinabi sa kanya na tutuloy sila ng Laguna sa halip. Ikaw na sana ang bahala dyan sa asawa mo, River. Napakabata pa ni Nika. Hindi ko talaga akalaing. Gumaralgal ang tinig na sabi ni Rina na sinabayan pa ng pamumula ng mga mata. Hindi ito okasyon na dapat iyakan. Kasal na ang anak mo? Inakbayan ni Arthur ang asawa. Don't worry, Mommy. Nika knows how capable I am in taking care of her, lalo na sa mga hindi inasang outburst. Makahulugang sinilyapan nito si Nika na nagyoko ng ulo. Dali-dalian niyo ang pagbibigay sa akin ng apo, River. Tumatanda na ako. Si Arthur ulit. Daddy, soon. Dad, very soon. Hinding-hindi ka na maiinip. Nakangiting sagot ni River. Napalitan na makahulugang sulyap si Nika at Soan. Nahinto ang pag-uusap nila dahil sa paglapit ng ilang mga bumati. Hindi agad na malayan ni Nika na wala sa tabi niyang asawa. Sa gitna ng kasiyahang niyo nakaramdam ng pagkahapo at konting pagsama ng katawan si Nika. Hinanap niya si Joanne ngunit kasayaw na ito ni Rick. Ang mga magulang naman ay ang mga kausap. Wala sa loob na napalabas siya sa may terasa. Subalit naudlot ang paglabas niya nang may naunang may tao sa labas. Nag-uusap ang mga ito. Aatras na siya pabalik ngunit nalalang kung anong kuryosidad, sumilip siya. At nakita niyang si River ang nakatalikod na lalaki, kausap ang isang magandang babae. Masasanay ka rin, Trixie? Oh, River, hindi ko kaya. Sagot ng babae na tila humihikbi. Tinulos sa pagkakatayo si Nika. Masasanay saan? Araw ng kasal nila may inaasikas ang ibang babae ang asawa niya. At makita niyang kawitan ng babae ang leg ng asawa at hagka ng mga labi. Hindi na kayanan ni Nika ang tagpong iyon at mabilis na bumalik sa bulwagan. San ka ba galing? Inahanap kay ni River ng ibang mga bisita. Bakit ka namumutla? Sunod-sunod na tanong ni Joanne. Nahilo ko ng kaunti, Joanne. Hindi niya gustong ipaalam sa kaibigan ang nakita niyang eksena. Sa kalagayan mo, masama ang mapagod ng husto. Kung sa bagay, unti-unti nang nag-aalisan ang mga bisita, kaya nga hinahanap ko kayo eh. Nasaan bang asawa mo? Alanganing lumingon sa pinanggalingan si Nika. Nasa loob marahil, tana doon. Pasado alas 4 na ng hapon na mag-alisan ng mga huling panauhin, kabilang na si Arthur at Rina. Ngayon din si Rick at Joanne. Change into traveling clothes, honey. Nasa wagon na ang mga bagahin natin. Ani River. Walang ibang kibong sumunod si Nika. Gusto niyang sabihin kay River na hindi niya gustong magtungo sa resort, pero alam niya, walang mangyayari kung isasalig ngayon. Maliban sa normal na pag-uusap at manaka-naka, tahimik na naglalakbay ang mag-asawa patungo Laguna. Alas 9 na ng gabi nang sapitin nila ang bahay na minana ni River sa mga magulang ito. Isang matandang katiwala ang nagbukas ng gate sa kanila. Pakidala na ninyo sa loob ang mga bagahe, Mang Simeon? Utos ni River sa katiwala na bumati sa kanila. Inakin itong asawa pasok sa kabahayan na di ganong naiilawan. Si River na nga mismo ang nagbukas ng mga ilaw at tumambad kay Nika ang maluwang at magandang bahay. Neo-classic ang ayos nito. Bagay sa yari ng bahay na sa palagay niya renovated na. Kapis sa mga bintana. Sa bukanan ng hagdan papanhik sa itaas, binuhat siya ni River. Anong ginagawa mo? Ani Nika ang nagpipiglas. Observing tradition? Ibaba mo ako. Patuloy sa pagpipiglas si Nika na hindi naman ilalintana ng asawa. Tinulak ng isang paa ni River ang pintuan at ipinasok sa kwartong asawa, binaba sa mismong loob ng silid. Hindi ka gaanong kumain kanina
Anong gusto mong ipahanda ko? Hindi ako nagugutom. Napapagod ako. Hindi siya nagsisinungaling. Preparasyon sa kasal, tenson at puyat. Ang nagdaang reception at ang oras ng biyahe ay sapat na upang wala na siyang halos lakas. Huwag nang idagdag pang nagdadalang tao siya. Mag-shower ka habang kinukuha ko mga bagahe natin sa ibaba? Nang lumabas ang asawa, pumasok sa banyo si Nika. Doon na rin naghubad at pagkatapos nagbabad ng malamig na tubig. Makalipas ang ilang minuto ay inabot ang tuwalya na kasabit sa rack at itinapis ang sarili. Naudot na sa may pinto ng banyo na makitang naroon ng asawa at inaayos ang mga gamit nila. Magbihis ka na. Anito na inabutan siya ng pagtulog. At abiling inabot niya ang tuwalya at muli sanang papasok sa banyo upang doon magbihis nang hawakan siya ng asawa sa braso. Nahihiya ka magbihis sa harapan ko? Nika? Mag-asawa na tayo. Marahang wika nito. Hindi ako sanay doon. Umpisan mong sanayin ang sarili mo ngayon pa lang, sweetheart. We've been into the most intimate situation na maaaring pagsaluhan ng isang lalaki at babae. Nakangiting wika na River. Iba yon. Wala ako sa sarili ko. When I make love to you, patutunayan ko ang nangyari sa resort at ang mangyayari ngayon ay pareho. Kinabing nitong payakap ang asawa. Please. Matigas na protesta ni Nika na hinigpitan ang pagkakahawak sa tuwalya na katapis. Nagbuntong hininga si River at binitawan siya. Alright, magbihis ka habang ako naman papasok ng banyo. Nag-alis to ng polo shirt at pants at pumasok na sa bathroom. Mabilis na nagbihis si Nika pagkatapos pumailalim sa kumot at nahiga. Ang malambot at mainit na mattress ay sapat na upang malimutan niyang lahat ng agam-agam. Liwanag mula sa nakabukas na bintana, huni ng ibon na nagpamulat sa mga mata niya. Sandali muna nag-isip kung nasaan siya. Mabilis siyang naupo sa higaan. Nakabaka sa kabilang bahagi ng kama na doon natulog ang asawa. Nasasamyo niya ang kulong nito sa unan. Kinuha niya to at niyakap. Lumipas sa magdamag na hindi na-consummate ang pag-iing mag-asawa nila. Hindi niya mapaniwalang ganoon ka-considerate si River. Ganun pa man nagpapasalamat siya sa pagkaantala ng nakatakdang maganap. Hinabad niya ang pantulog at nagsuot ng t-shirt at maong na shorts. Lumabas ng silid at bumaba. Mabango ang aroma ng lagang kape ang naaamoy niya at kumalamang sikmurang tinungo ang kusina. Dinatnan niya ang asawa na kasalukoy nagsasari ng juice sa baso. Gising ka na pala. Good morning. Fresh guyabano juice? Inabot sa kanya to ni River nang maupo siya sa mesa. Papaya, kesong puti, itlog at bacon ang nasa harap niya. Bakit di mo ako ginising? Nahihiyang talong ni Nika na nilapag ang baso ng juice na napangalahati niya ang laman. Naunahan mo lang ako. Gigisingin sana kitang talaga eh. Mas magandang mamasyal sa lansonesan pag ganitong maaga pa. Gana tayo katagal dito? Isang linggo, depende sa...